So guys, welcome back dito sa channel natin. Ang topic natin for today ay tungkol sa kung magkano ang premyo na makukuha ng ating mga athletes. So panoorin niyo lamang ang video ito. So guys, magkano nga ba ang matatanggap na premyo ng ating mga atleta na nanalo ng medals sa katatapos lamang na SEA Games? So ayon sa Republic Act 106099 o ang Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act na isang bagong batas na ginawa ng ating Kongreso na naging isang batas na nga nitong 2015 lang, ang mga atleta at coaches na mananalo sa mga international na kompetisyon ay magkakaroon ng incentives o kapremyo mula sa ating pamahalaan. So magkano nga ba ito? Ang mga international na kompetisyon katulad ng SEA Games, Asian Games, Olympics at iba pang mga World Championships, ang mga mananalo dito ay makakatanggap dahil nga na isa batas na ito at bilang pagpupuri sa kanilang ibibigay ng karangalan sa ating bansa. So magkano nga ba matatanggap ng ating mga atleta? Para sa gold medalist ayon sa batas, 300,000 pesos automatically. Silver medalist, 150,000 pesos. At bronze medalist, 60,000 pesos. Para sa mga individual winners lamang po ito o yung mga solong athletes na mananalo ng mga medalya sa mga international na kompetisyon. Bukod pa dito, yung mga team na mananalo din ng mga awards at medalya sa mga kompetisyon. Sa mga team naman na may less than 5 members, katulad ng double tennis o gymnastics, meron yung double sa gymnastics, sila ay makakatanggap ng same amount pero paghahatian nila ito. So kung yung 300,000 para sa gold medal, paghahatian yan kung ilang member ng team na may less than 5 members. Para naman sa mga team na may 5 or more, katulad ng basketball team, volleyball team, at iba pang mga team natin na may 5 or more na members ng team na yan, sila ay makakatanggap ng 25% ng papremyo para sa individual winners, kada member ng team. So halimbawa, ang gold medal is 300,000. So 25% ng 300,000 kada member ng team na nanalo ng medalya ang ibibigay. So next naman natin, para naman sa ating mga coach, so magkano makukuha nila? Sila ay makakatanggap ng 50% na papremyo basta na-train mo yung team o atleta 6 months bago ang kompetisyon. So halimbawa, nanalo yung team mo o yung atleta mo ng gold, 50% noon nung papremyo ng atleta na yon, equivalent noon ay mapupunta doon sa coach. So in case naman sa mga team o mga atleta na may merong dalawa or more na coach, katulad ng basketball, volleyball, minsan dalawa or tatlo yung coach, so paghahatian naman nila yung 50% na yun. So ayon naman sa Philippine Olympic Committee, sila ay magbibigay din ng 300,000 para sa mga gold medalist lamang ito. So additional ulit ito na 300,000. At dahil nga natuwa si President Duterte, siya ay magbibigay ng additional na premyo sa mga nanalo ng medalya noong SEA Games dahil tayo nga ay nag-number 1. Ito naman yung additional prize na ibibigay ni President Duterte. Gold medalist, additional 250,000. Para sa silver medalist naman, additional 150,000. At sa bronze medalist naman, 100,000 pesos ang ibibigay ni President Duterte bilang pasasalamat sa ating mga atletang Pinoy. Wow guys, so magkano na ang makukuha ng ating mga atleta? So para sa gold medalist, automatic meron kang 300,000 ayon sa batas, plus 300,000 naman galing sa Philippine Olympic Committee, plus 250,000 naman galing kay President Duterte. So total of 850,000 na ang makukuha ng isang gold medalist.
So halimbawa meron kang 2 or more na medals, madodoble, triple pa yan, katulad ni Carlos Yulo na meron siyang 7 medal. Para sa silver medalist naman, 150,000 ayon sa batas, plus 150,000 mula kay President Duterte, sa 300,000 na yon. Sa bronze medalist naman, 60,000 plus 100,000 mula kay President Duterte, so 160,000 na ang makukuha. At nangako naman ng Congress na magbibigay ng at least 10 million para sa mga gold medalist lamang. So hindi pa tayo sure kasi pledge pa lang ito, so sana matuloy yan. So maraming salamat sa ating mga atleta na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. So thank you so much. Panalo tayo Pilipinas. We win as one. At sa susunod nga na SEA Games sa Hanoi, Vietnam sa 2021, suportahan pa rin natin ang ating mga atleta para mas manalo sila ng mas marami pang mga medalya. Next naman natin na abangan ay ang dalawang kombato natin, si Carlos Yulo ng gymnastics at si EJ Udiana para sa pole vault para sa Tokyo Olympics 2020. So silang dalawa lang ang nag-qualify mula sa Pilipinas para sa Tokyo Olympics. So abangan po natin yan. Sana manalo sila ng ginto sa Olympics 2020. So ayun nga guys, panalo tayo Pilipinas. We win as one. Congratulations sa ating mga atleta. Okay guys, don't forget to like, comment, and subscribe para updated ka sa next na vlog natin. Thank you for watching.